Ito po, malaking balitang pumasok sa DZRH kanina po itong alas 2 ng madaling araw. Bagamat idineklarang generally peaceful ang pagdiriwang ng pista ng Itim na Nazareno noong Martes, hindi naman maikakaila ang sangkaterbang basurang iniwan nito. Kung gaano karaming basura ang iniwan ng mga deboto ng Itim na Nazareno at kung ano ang karamihan sa mga basurang nakuha ng Task Force Cleanup. Alamin natin sa report ni Mavel Aribe. Umabot ng 75 truck ng basura ang nakolekta ng mga trabahador ng gobyerno kasunod ng traslasyon ng imahe ng Black Nazarena. Hinakot ang mga basura na katumbas ng 75 truck sa ruta ng prosesyon na nagmula sa Quirino Grandstand sa Luneta Park at natapos sa Simbahan ng Quiapo. Nagtulungan ang mga tauhan ng mga ahensya ng gobyerno sa pangunguna ng Manila City Hall at Metro Manila Development Authority sa pagkolekta ng iniwang basura ng mga dumalo at nakibahagi sa traslasyon. Sa panayam ni RH29 Boy Gonzales kay Rafael Che Borromeo, hepe ng Manila City Hall, Department of Public Services, kahapon ay nasa 46 na truck na ng basura ang nahakot sa Quirino Grandstand, Plaza Miranda, paligid ng Quiapo Church at sa mga rutang dinaanan ng traslasyon ng poong Itim na Nazareno. Nakaka-ano na tayo, 46 na tayo truck loads. Siguro aabot pa ito ng mga 50 mahigit o maaari pang umabot ng 60 pagkatapos ng pagkahapon. Kung sa pahalik, nakalabing lima tayo sa pahalik. Ngayon, as of today, ngayong oras ito, nakaka-31 na tayo o going to 35 na tayo ngayon. Siguro aabot pa yan ng mga 60 truck loads na buwan. Compare sa last year, naka-65 tayo last year eh. Sa tingin ko, mga mas mababa ngayon ang basura natin. Mga 60 truck loads. Pero batay sa Task Force Cleanup, ngayong araw ay aabot sa 1,350 cubic meters o 385 na tonelada ng basura ang nahakot sa lugar ng pahalik at sa dinaanan ng traslasyon. Karamihan umano sa mga basurang nakuha ay mga styrofoam, tirang pagkain, mga nagsilbing higaan ng mga deboto at plastic bottles na ihi ang laman. Naging maputik at mapanghirin sa Plaza Miranda, kaya binomba ito ng tubig na may sabon. Samantala, mas marami ang nahakot na basura ngayong taon sa traslasyon at pahalik kumpara noong nakaraang taong 2017 na umabot lang sa 65 truck ng basura. Para sa DZRH Network News, Mavel Aribe, naglilingkod sa pagbabalita. Para updated ka sa mga haganapan sa loob at labas ng bansa, mag-subscribe sa DZRH News Television YouTube channel. Mag-like, share, comment at iring ang bell para araw-araw updated ka.